hindi niya na pababawasan ang ibabaw, kaya papantayin na lang natin, tatanggalin na lang natin yung mga humaba na buhok. And then proceed tayo sa high bar spade na eskwala pattern version ang gagawin natin. Medyo kakaiba naman yung ating guidelines dito sa paggawa ng bar spade. Siyempre diretso. And then pagdating dito sa may likod ng tenga, nakababa na siya o nakadiretso na siya pababa. Kaya eskwala version siya. Zero open dito sa may pinakang guidelines. Tingnan natin kung ano yung resulta ng ganitong klase ng guidelines o pattern na aking ginawa. And then one guard sa taas. Sundan lang natin yung shape ng ginawa nating guidelines dito. Dun sa second guidelines, 0.5 guard o half guard para mabura. Lumabas yung proper blending. Okay din pala kapag ganito yung ginawa mong pattern o guidelines. Naka-eskwala siya, letter L. Napabaliktad. Zero close para mabura ang guidelines. Zero open para mabalansi yung pag-blending. Kapag mayroong guhit, zero close. Gamitan din natin ang trimmer kapag may nakikita tayong pinakang guhit pa dito. And then overcomb. Bawasan na rin natin yung mga sumusubrang buhok dito sa may part ng likod. One guard para mas maganda yung transition. Mas balanse. Point 5 again dito sa may part na to o half guard para mas maganda yung pag-blending niya. Babalikan lang natin kapag may nakikita tayo mga dark area o may mga dark spot. Then line up. Tapos B shape sa likod. Ahitan. Paikot. Para labas na yung talagang ano ba yung gupit na ginawa natin para sa kanya. Okay din yung ganitong klaseng pattern kapag gumagawa tayo ng bar spade, lalo na kung high fade, kung medyo mataas. Ayun. Pabilog lang yung kanyang buhok, tumatayo. Kaya okay na okay din, bagay din para sa kanya yung ganitong klaseng kupet.